So tayo po ay dumako na dun sa ating topic na pag-uusapan sa umagang ito. Ready na ba kayo? Okay, pakisabi sa katabi, ready na ako na makinig ng salita ng Diyos. Okay, syempre, natural, kaya nga nandito tayo, di ba? Yun ang reason kung bakit tayo ay nag-church first and foremost to praise and worship the Lord. And then, pangalawa, to be encouraged. No, to be inspired by the Word of God. Para itong week na to, na pagpasok ng linggong ito, kung meron mang mga problema, diba? Kung meron mang mga challenges na kakaharapin tayo, yung mga stressful na activities o mga stressful na pangyayari sa work, sa house, kung saan man yan, at least meron kang panlaban, meron kang weapon, meron kang salita ng Diyos na nag-i-inspire sa'yo para magpatuloy. At hindi lang naman mga challenges, hindi lang naman mga trials, mostly we receive blessings from the Lord. Amen? Hindi naman laging trials, okay, hindi naman laging pagsubok. Karamihan naman ng tinatanggap natin sa Panginoon ay pagpapala. Okay, kaya dapat sa isang Kristiyano, hindi laging ang bukang bibig niya ay pagsubok, trial. Okay? Kasi merong mga tao na kapag kinumusta mo, lagi mong maririnig sa kanila ay daing eh. Di ba? Daing. Ano bang klaseng daing? Daing na galunggong? Daing na bangus? Ano? Daing ba na tilapia? Okay. So, merong mga ganong tao eh, di ba? So, kapag ang tao, mga kapatid, laging ang lumalabas sa bibig niya ay daing, di ba? Pulos-puno ng daing, hinanakit. Baka makikita mo pa lang siya, eto na si ano, si daing. Kaya medyo, di ba, medyo iwasan mo na, no? Kasi ano, yan, ano rin yan, try mo, ewan ko kung nasubukan na ninyo na matagal kang nakikinig, makinig ka lang dun sa isang taong pulos problema, pulos daing, pulos hirap. After nyo mag-usap, pagalis mo, ramdam mo ang bigat ng pakiramdam mo. Di ba? Nararamdaman niyo yun? Parang yung lahat ng pasan-pasan niya sa mundo, naipasa niya sa'yo. Okay, so kung medyo hindi ka, sabihin natin kung medyo hindi ganun kalakas ang iyong pananampalataya, ang tendency pag uwi mo ay baka stress ka na rin, baka nag-freak out ka na rin. Di ba? Yung mga nararamdaman niya sa katawan, naipasa na rin sa'yo, nararamdaman mo na rin. Di ba? So, kaya nga sinasabi ng Bible, no, Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Diba? Kaya nga, it's good, mga kapatid, pagising natin sa umaga, pagharap mo sa salamin, sasabihin mo, I'm beautiful, I can do all things through Christ who gives me strength. Diba? Yung mga confession mo, meron kang faith confession. I am an overcomer today, I am a son of God, I'm a child of God, and whatever comes in my way today, I will overcome by faith in Jesus Christ. Amen ba yun? Pero kung pagising mo ay hinanakit ka agad sa buhay, ay ala, maghapon na yan, di ba? Kung ano-ano na yung nararamdaman mo, na nakakaramdam ka na ng hilo, nakakaramdam ka na ng panghihina, nakakaramdam ka na ng kung ano-ano. So it's good from time to time, we declare, no, we confess. Nagde-declare tayo ng mga positive confession or mga faith-filled words na tinatawag. Amen ba yun? Okay, so tayo po ay dumako sa ating verse, Luke chapter 10. Pakiflash na. Luke chapter 10, verse 1 and 2. And then, we will jump dun sa verse 17. Hanggang 20. So I'm reading from the NASB, NASB. Ano yung NASB? New American Standard Bible. Okay. So Luke chapter 10, verse 1 and 2. Sabi niya, now, after this, so pag sinabi mong after this, kung gusto mong malaman kung ano yung
after this na yon, you need to go back to the previous chapter and previous verses. That means, ano yung nangyari before Luke chapter 10? So, babalik ka dun sa Luke chapter 9. So, you read. So, sa Luke chapter 9, binanggit doon yung sending naman of the 12 apostles. No, yung 12 apostles. So, sabi niya, after this, yung sending of the 12 apostles, ang ginawa, tapos kung ano-ano pa yung mga nangyari doon, no, yung feeding of the 5,000 and other instances. After this, sabi niya, the Lord appointed 70 others. Ano daw? Anong ginawa ni Lord? So, He appointed 70 others. So, aside, itong 70 na to, aside ito, dun sa 12 apostles. Okay? So, hindi sila mga, yung 70, hindi sila mga apostles. Tanongin mo ang katabi mo, sino itong mga 70 to? Tanongin mo siya, sino yung 70? Ano pangalan ng 70? Of course, hindi natin alam. Kasi, hindi naman talaga nasulat. It's unknown. Okay? Pero, try mong tanungin siya, sino yung 12 apostles? Sino yung 12 apostles? Ano pangalan ng 12 apostles? Sino yung 12 apostles? Simulan natin dun sa unang apat, yung magkakapatid. Si Simon Peter. Sinong kapatid ni Simon Peter? Si Andrew. Tapos yung magkapatid, si James at saka si John. Apat na yon. Sino pa? Matthew. Yung dalawang tax collector, si Matthew at saka si... Sino yung isa? Hindi. Yung isang pang tax collector. At tingnan na lang natin para hindi tayo mahirapan dun sa ano, Matthew chapter 10. Tingnan natin sa Matthew chapter 10. Okay. Pakiano nga... sa Matthew chapter 10, no, verse 2, okay. O kaya doon, kung meron kayong mga dalang Bible, o kaya doon sa inyong cellphone, sa Matthew chapter 10, verse 2, binanggit doon yung pangalan nung 12 apostles. No? So, maaring hindi na natin tanda lahat nung 12. Pero at least, meron tayong, alam natin kung sino yung 12 apostles. Sabi niya, these are the names of the 12 apostles, si Simon, who is also called Peter, Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, tapos si Philip, and Bartholomew, si Thomas, si Matthew, the tax collector, James, diba, sa dalawa yung James, si James, yung isa, kapatid ni, Sino yung unang James? Na binanggit? Okay, so siya yung kapatid ni John. Di ba? Okay, tapos meron pang isang James, siya yung son of Alphaeus. Tapos si Thaddeus. Okay, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. So these are the 12 apostles. Siyempre, ang famous dyan, Peter, James, John. Diba? So, madalas yun yung mga tanda natin. Si Thomas, kilala natin bilang yung doubting Thomas. Diba? Si doubting Thomas, siya yung sabi na after the resurrection of Christ, sabi ng mga apostles, nakita namin si Jesus. Sabi niya, hindi ako naniniwala unless na maisuot ko yung daliri ko dun sa butas sa kanyang tagiliran at saka dun sa kanyang kamay, hindi ako maniniwala. No? So, these are the 12 apostles. Usually, mga kapatid, sila yung kilala natin. Okay? Pero yung mga balik natin dun sa PowerPoint. Pero yung 70, hindi natin sila kilala. Ang ibig lang sabihin nito, etong 70 na to or 70 others, no? Mga others.
Okay? Parang others. Ibig sabihin, hindi sila kilala. Mga ordinary man and woman. Parang ang pinapakita lang dyan, hindi naman talaga kinakailangan maging big shot para ikaw ay ma-qualify dun sa pagtawag ng Panginoon. So, ibig sabihin nito, God calls ordinary people for extraordinary work. Hindi mo kinakailangan maging extraordinary, no, par excellence, para ma-qualify dun sa pagtawag ng Panginoon. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang Diyos tumatawag ng mga ordinaryong tao. Kagaya ko at saka kagaya mo. Okay? So pag tinawag ka ng Panginoon, kinu-qualify ka niya. Amen ba yun? Okay. So hindi natin sila kilala. Kaya nga, 70 others. And sent them, sabi niya, in pairs ahead of him to every city and place where he himself was going to come. So he sent them two by two. And then, verse 2, sabi niya, and he was saying to them, the harvest is, ano raw? Plentiful. The harvest is plentiful. Sagana yung aanihin. But the laborers are few. Okay? Laborers are few. Therefore, sabi niya, beseech the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Pinapakita lang nito, mga kapatid, hindi lang yung 12 apostles ang tinatawag ng Panginoon. Hindi lang yung mga kinukonsider nating mga church leaders, pastor, teachers, evangelists, prophet, apostles, hindi lang yan. He calls even yung mga ordinary people. So, eto po yung calling or sending of the 70. Now, after nyan, verse 3, hanggang bago mag-verse 17, binigyan sila ng instruction. No, dun sa kanilang pagpagyao. Sabi niya, pagalingin nyo yung mga may sakit, pagpunta nyo dun sa isang bahay, mag-declare kayo ng peace. Sabihin nyo, pagpasok nyo, shalom, and the man of peace, sabi niya, will receive yung peace na yon o yung blessing na dinideclare mo dun sa house. At ang sabi niya, ang sabi pa ng Panginoong Jesucristo, ang magre-reject sa inyo ay ako ang nire-reject. At ang nagre-reject sa akin, nire-reject niya yung nagsugo sa akin. So, etong 70, after that commission, they go out. Diba? Nagpunta na nga sila, and they preach the gospel dun sa mga lugar na pinuntahan nila. And then pagdating ng verse 17, ang sabi, sabi-sabi nga po nating basahin, verse 17, anong sabi? The 70 returned with, ano raw? They returned with joy. Bumalik daw sila na sila ay tuwang-tuwa. No? Sila ay galak na galak. Ibig sabihin, mga kapatid, there is joy in serving God. Diba? Dun sa kanilang paglilingkod. Saying, sabi nila, Lord, even the demons are subject to us in your name. Sino nagsasabi nito? Yung 70. Hindi sila mga apostles, ordinary followers. And yet, ang sabi nila, bumalik sila nang may kagalakan at sinasabi nila, even the demons are subject to us in your name. Kahit yung mga demonyo daw ay sumusunod sa kanila sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, di ba, kilala sila ng mga demonyo, alam na sila ay kinumisyon ni Jesus Christ at kapag nakita sila, natatakot na yung mga demonyo. Pinapakita lang din ito, mga kapatid, na ang mga Kristiyano dapat hindi natatakot sa demonyo, kundi vice versa. Amen ba yon? Pero konting ano lang, parang natatakot na tayo eh, no? Kasi pinapanood natin. Ano ba yung mga pinapanood natin? Exorcist, Conjuring, Sadako. So, kaya natatakot tayo. Pero sila, sabi, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Nakita ko si Satanas, sabi niya,
bumabagsak mula sa langit na parang kidlat. Ito yung fall, no? Ito yung defeat ni Satan. Verse 19, sabi niya, "Behold, I have given you," ano raw? Authority, kapamahalaan. Diba? "I have given you authority to tread on serpents and scorpions." Yung serpents and scorpions, symbolism yan ng mga evil spirits. No? Serpent, the great serpent, tinutukoy doon si Satan. Diba? "And over all the power of the enemy," sabi niya, "and nothing will injure you." Kaya hindi ako naniniwala na ang Kristiyano, kapag mananampalataya, napoposess pa siya ng masamang espiritu. Baka hindi siya Kristiyano. Diba? Hindi, kasi if you're a Christian, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka pwedeng ipossess. Kasi sabi ng Bible, if you're a Christian, sino yung nananahan sa'yo? 1 Corinthians 3:16, diba? The Spirit of God dwells in us. Parang sabi ng Bible, pwede bang magsama yung light at saka yung darkness? Hindi pwedeng magsama yan. Okay? Verse 20, sabi niya, "Nevertheless, do not rejoice in this." Wag ito yung ikatuwa ninyo na yung mga spirits are subject to you, sumusunod sa inyo, at meron kayong authority sa kanila. Huwag ito ang ikatuwa ninyo. Bago sabi niya, ito yung ikatuwa nyo. "But rejoice," sabi niya, "that your names are," what? "Recorded in heaven." Kasi if your name is not recorded in heaven, wala ka rin namang authority sa mga evil spirits. And if your name is not recorded in heaven, hindi mo rin naman mararanasan yung naranasan nila dun sa verse 17 na the 70 return with joy. Bago magkaroon ng joy of service, meron munang experience nung joy of salvation. Amen ba yon? Ulitin ko. Bago ma-experience yung joy of service, yung kagalakan sa paglilingkod, sino dito nararanasan niya yung paglilingkod sa Diyos? Kapag naglilingkod siya sa Panginoon, natutuwa siya. Merong sense of fulfillment. Merong sense of joy. Diba? So bago mo maranasan, no, yung joy of service na yon, or the joy in serving God, no, meron munang experience nung joy of salvation. Ito yung sinabi niya, "Rejoice that your names are recorded in heaven." Sa ibang translation, ang sinabi, "Your names are registered in heaven." Ang pangalan mo nandoon, nakatala dun sa aklat ng buhay. Amen ba yun? Natutuwa ba kayo doon? Congratulate mo yung katabi mo. Congratulations. Your name is recorded in heaven. It is registered in heaven. So, ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, eto na. Okay? So, title po niyan is The Joy. Sabay-sabay nga po tayo. The Joy of Serving God. Sino sa inyo ang naglilingkod sa Diyos? Okay. So, lahat dapat, di ba? Pag-Kristiyano, na-experience yung joy of salvation, dapat na-experience din yung joy of serving God. Manalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat at naniniwala po kami ay inyong sinasamahan sa umagang ito. Maraming salamat po na ang aming mga pangalan ay nakasulat sa inyong aklat ng buhay. At dahil po dyan, Panginoong Diyos, ay nararanasan din po namin ang kasiglahan, ang kagalakan sa aming paglilingkod po sa inyo. Kasabay po ng aming kaligtasan, Lord God, ay yung pagnanais po namin na ikaw ay mapaglingkuran at maluwalhati sa aming mga buhay. Kaya samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral sa umagang ito at kayo ang siyang patuloy na mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa isang survey na ginawa po sa mga mananampalataya,
no, patungkol, merong kinalaman ito dun sa paglilingkod sa Diyos. Alam natin, maraming paraan naman ng paglilingkod sa Panginoon. Tama po yon? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi naman nakalimit lang pag araw ng Linggo. Yung tatayo ka dito, isa ka dun sa praise and worship team, o kaya ikaw yung magbibigay ng exhortation or whatever service na nire-render natin sa Panginoon pag araw ng Linggo. Usually, ang paglilingkod sa Panginoon, ito ay nangyayari dun sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay? Usually, kung saan tayo naroon madalas na dinadala ng Lord, either sa bahay mo, dun sa workplace, o kaya dun sa community na kinaroroonan mo. So, it's not limited, mga kapatid. Medyo hindi na natin naiintindihan yung konsepto ng paglilingkod sa Diyos kapag naka-focus lang yung idea natin ng service pag-araw ng Linggo. Okay? Yung Sunday na pagtitipon natin, usually, it's a gathering together para i-encourage ang bawat isa to worship God. No? Encourage yung bawat isa, magpalakasan, magpatibayan, magpatatagan ng ating pananampalataya para paghiwa-hiwalay natin, di ba, pagpunta natin dun sa kanya-kanya nating tahanan, trabaho, we have the strength to carry on, no, yung service na ginagawa natin para sa ating Panginoon. Okay? So tandaan po natin, lagay natin sa ating isipan, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi limitado dun sa apat na sulok ng simbahan. Ang paglilingkod sa Diyos usually nagaganap paglabas na natin ng apat na corners ng ating church building. So sabi dun sa survey na ginawa na merong kinalaman sa paglilingkod sa Diyos, ito yung kanilang natuklasan. So, nag-conduct sila ng survey kung ano yung feeling ng mga taong nagsaserve sa Diyos at kung ano yung feeling ng mga taong hindi nakakapag-serve sa Panginoon. So, ito yung naging resulta. Sabi niya, those who serve are more content and ano daw, happy with their life than those who do not serve the Lord and others. Totoo ba yan sa'yo? Na yun daw mga naglilingkod ay mas kontento, mas fulfilled, mas masaya dun sa kanilang mga buhay kesa dun sa mga taong o mga Kristiyanong hindi naglilingkod sa Panginoon. So, meron nung kapag nagsaserve ka sa Lord, either sharing of the gospel or you help someone, di ba, meron kang tinulungan na tao at alam mo na yun ay ginawa mo sa Panginoon, meron nung unexplained na sense of fulfillment kang nararamdaman. Amen ba yun? Merong kang kagalakan, merong kasiyahan na hatid or dulot nung ginawa mong paglilingkod sa Panginoon. Kesa dun sa isang buhay na parang laging nakafocus lang dun sa iyong sarili. Tama ba yun, mga kapatid? Kasi kapag nakafocus ka dun sa iyong sarili, parang ano eh, di ba? Parang wala kang maramdamang, parang walang purpose, no? Walang sense of fulfillment, walang joy, walang happiness kang nararamdaman. Kaiba, no, kapag nandun ka, nagsiserve sa Panginoon. You're happy. Happy ka dun sa iyong buhay. Amen ba ito, mga kapatid? Naniniwala ba kayo rito? So, yun yung naging resulta nung survey na mas kontento daw at mas masaya sa kanilang mga buhay yung mga tao o yung mga Kristiyanong naglilingkod kesa hindi naglilingkod. Of course, parang kapag andyan ka, active ka, nagsaserve ka sa Panginoon, mas sabihin natin parang may energy, di ba? Kasi pag nagsaserve ka sa Lord, di ba? Doon sa mga church activities, doon sa mga gatherings, nandun ka. Inspired ka. Pero kung hindi ka nagsiserve sa Panginoon, parang
sinasabi mo sa sarili mo na parang hindi ko naman makita yung aking ano eh, yung sarili ko na parang wala lang. No, parang ganun yung pakiramdam. So, at least, ang sinasabi sa atin dito mga kapatid, we need to involve ourselves dun sa something worthwhile na service sa Panginoon. Not necessarily on Sunday. Okay? Pwedeng mag-inspire ka ng ilang mga tao, mga kasamahan mo sa trabaho, pwedeng sila yung laging kasama mo, sharing tayo. Diba? O kaya, pwedeng mag-open ka ng parang isang some kind of accountability group. Maraming actually pwedeng gawin na hindi ka lang nakafocus dun sa iyong sarili. You find the time, diba, yung time to serve para paglingkuran ng Panginoon. So, mas merong joy, mas merong happiness no, dun sa paglilingkod sa Panginoon. So, the next question ngayon is, paano ko ba paglilingkuran ang Diyos? How do we serve God? Kailangan ba, pag sinabi mong service sa Panginoon, ito yung ginagawa ng mga church leader na tumatayo sa pulpito, di ba, nangangaral ng salita ng Diyos, o kaya nagpipreach dun sa may palengke, gusto nyo magpreach sa palengke, yeah, meron paghapon dun sa may HBC, yung mga, merong offering, yun, bag, di ba, habang nangangaral, may lumilibot, offering po. Ayan. So, hindi natin ginagawa yun. You can preach, pero dapat hindi ka nanghihingi ng offering no, dun sa labas. So, paano natin pinaglilingkuran ang Panginoon? Kasi, ang rational na itong pinag-uusapan natin, merong joy, merong kagalakan dun sa paglilingkod sa Panginoon. Paano yan, Pastor? Hindi naman ako kagaya mo na hindi ko carry yung tatayo sa harapan at magpipreach. Diba? So, hindi naman kinakailangan ganito na laging nagpipreach. Meron pang ibang ways, paraan, para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen ba yun? Okay. Number one, we serve God by using our spiritual gifts, natural talents, and skills. Sino po sa inyo ang walang talento? Sino sa inyo ang walang gift? Okay. So, ibig sabihin niya, walang nagtataas. Ibig sabihin, wala. Lahat merong kinikilala niya na siya, one way or another, meron siyang gift. Meron siyang spiritual gift or meron siyang talent or skill na bigay sa kanya ang Panginoon. So, kung ano yung meron ka na bigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo yon. Tama? Tama ba yon? Kahit nga yung sa carpentry, nagagamit yan sa paglilingkod sa Panginoon. Eh. Diba sila, Brother Pole, yung mga mahusay natin doon sa masonry, na gagamit sila ngayon para itayo yung ating church building doon sa bayan-bayanan. Diba? Mas nakakamura tayo kesa doon sa kukuha tayo ng contractor, diba? Kukuha tayo ng mga trabahador doon sa labas. So partly, mga kapatid, nagagamit nila yung kanilang skill, yung kanilang abilities, di ba, para maglingkod sa Panginoon. Sinasabi nila, simbahan ang ginagawa namin, ito ay tinatayo para sa kapurihan ng Panginoon. Okay? So, meron ka. Meron kang gift, meron kang natatanging regalo na kaloob ang Panginoon para sa iyo, para magamit mo yon dun sa paglilingkod sa Kanya. At kapag ginamit mo yon, merong kagalakang hatid yon dun sa iyong puso. Tama? Kumakanta ka, Hallelujah, praise the Lord. Di ba? So, after that, nagkakaroon ng sense of fulfillment. Hindi yung parang nakaupo ka lang, dadaan ng isang linggo, di ba, wala kang ginawa, tapos babalik ka na naman. Nakaka-dry. Di ba yung ganong anong tawag doon? Yung ganong kalakaran at sistema ng buhay Kristiyano.
involve yourself dun sa service ng Panginoon. So use kung ano man yung spiritual gift meron ka, natural talent, abilities, skills na meron ka. Okay? Sabi ng Romans chapter 12, verse 6 hanggang 8. Anong sabi niya? Verse 6, sabi-sabi nga po nating basahin. Ready, go. Since we have, ano daw? We have. Okay, so ibig sabihin niyan, meron kang regalo. Di ba? Merong kaloob na bigay sa iyo ang Panginoon. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, meron ka. Meron ka. Di ba? Hindi lang gift of sitting ministry ang meron ka. Meron kang gift. Di ba? You just have to parang discover it. Okay? We have gifts, sabi niya, that differ. Nagkakaiba-iba daw. Okay? That differ. Gifts that differ. Ibig sabihin, hindi para pareho yung mga giftings natin. Amen ba yon? Sino sa inyo, hindi mahilig sa bata, ayaw niya sa children ministry? O, hindi yun ang gift mo. Sino sa inyo, gustong-gusto sa bata? O, yun ang gift mo, nasa children ministry. Di ba? Yung pasensya ng mga nasa children, sino yung mga nasa children dito? Sister Rose, di ba? Sila Sister Agnes. Kung ako yung ako yung paggagawin mo noon no sa children ministry, hindi ko sasabihin ko sa inyo tahasan, hindi ko kaya yun. Hindi yun yung passion ko. Hindi doon ako tinatawag ng Panginoon. Maybe I can for a while, 'di ba? Pero napaka-importante kasi mga kapatid, yung prinsipyong dapat natutuwa ka dun sa ginagawa mo. Mahal mo, di ba? Yung nag-e-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Kasi pag hindi mo na-e-enjoy yung ginagawa mo, magiging lifeless at magiging boring yan. Kahit naman sa trabaho eh. Hanap ka ng isang trabaho na na-e-enjoy mo at habang na-e-enjoy mo, masaya ka na ginagawa mo yun, kumikita ka. Okay? Hindi yung kaya ka lang nagtatrabaho to earn a living, tapos kaya nagiging dragging. So the same sa ministry, sa pagsiserve sa Panginoon. We have, sabi niya, gifts that differ. Kasi iba-iba tayo. Tignan mo yung katabi mo. Kamukha mo ba yan? Kapareho mo ba yan? Hindi, di ba? So magkaiba kayo, kaya huwag mong hanapin ang sarili mo sa Kanya. Di ba? Pwede siguro meron kang mga parang mga similar na mga tao diyan na kapareho mo ng interest at halos kapareho mo ng ano ng giftings. You can join together. Pero 'wag mong hahanapin ang sarili mo sa iba. Kaya nga merong iba't ibang ministeryo sa simbahan na itinakda at itinilaga ang Diyos. Amen ba 'yon? Yung mga IT natin, di ba? Nagagamit yan para dun sa, about sa computer. Okay? Sa PowerPoint. Kung ano-ano pa. Sa music, of course, sa paglilid sa atin sa praise and worship. Yung sa ushering, di ba? Sila yung unang-unang, tawag dito, unang-unang nakikita ng mga first-timers. At kapag nginitian nila yung mga bagong pasok sa simbahan. Ay, di ba, nagbibigay yun ng impression, masaya. Bago nila makita yung magpipreach, yung pastor o kung sino man yung magpipreach, ang unang-una nilang makikita sa salubong sa kanila, yung mga light of the world. So kung medyo nakasimangot si light of the world, it builds an impression. First impressions last. So, yung first impression na yon, mga kapatid, yun yung magtatakda kung, babalik pa siya o hindi na siya babalik. Hindi pala masayang maging Kristiyano. Para lang palang dati. Para lang palang sa bahay. Okay? So, we have gifts that differ according to the grace given to us. Each of us, sabi niya, is to,
Ano daw mga kapatid? Exercise or use. Another word for exercise, to use them accordingly. If prophecy, or yung giving of inspiration, according to the proportion of his faith, if service in his serving, or he who teaches in his teaching, or he who exhorts in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads, namumuno, with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. So, binanggit dyan yung mga iba't ibang giftings na meron tayo. Yung iba, ang giftings nila sa prophecy, yung iba sa serving, di ba? Yung iba sa pagtuturo, yung iba sa pag-exhort, yung iba sa pagbibigay, iba sa pamumuno, etc., etc. So, alin ka, alin tayo dun sa mga nabanggit na yon. At meron pang iba, di ba? Meron pang ibang mga giftings na nabanggit. If you will just search the Bible sa Romans, no? At saka dun sa 1 Peter, meron pang ibang mga nabanggit. So, use whatever spiritual gift, talent, or skill na meron ka to serve the Lord. Kaya ang merong verse sa Bible, whatever you do, do it for, ano, the glory of the Lord. Amen ba ito? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, we serve God by, ano daw? Loving and serving one another. Sabi ni Jesus, if you love me, you will follow my command. Ano yung kanyang command? Love one another. Okay? So loving, we serve God by loving and serving one another. We love and serve by practicing the one another commands of the Bible. Ano ulit yung mga one another commands ng Biblia? Pray for one another. Ano ba? Forgive one another. Exhort one another. So yun yung mga one another commands, no, of the Bible. Loving and serving one another. Colossians chapter 3 verse 12 hanggang 14. Sabay-sabay po nating basahin. Since you have been chosen by God who has given you this new kind of life, and because of His deep love and concern for you, you should practice tender-hearted mercy and kindness to others. Don't worry about making a good impression on them, but be ready to suffer quietly and patiently. Be gentle and ready to forgive. Never hold grudges. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Most of all, let love guide your life, for then the whole church will stay together in perfect harmony. Sabi ng Bible, God is love. So when we love one another, now we serve one another, then we are serving God. Fino-fulfill natin yung great commandment. No, yung great commandment ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart. That is the first commandment. And the second is, ano daw? Ano yung second? Love your neighbor as you love yourself. So when we love one another, we serve one another, then pinaglilingkuran natin ang Panginoon. And then, thirdly, lastly, we serve God by, ano daw? Sharing Christ and making disciples. Okay? At madalas nating naririnig na yung pag-share, no, yung pag-disciple, hindi lang ito gawain ng mga pastor at mga church leader. Ito ay gawain ng bawat ano, Kristiyano, ng bawat mananampalataya. So when you share your faith,
sa iba, sino sa inyo nagsishare ng kanyang faith sa iba? Sa kaklase mo, diba? O kaya sa jowa mo, diba? O kaya sa kaibigan mo, co-employee mo, diba? Sinishare mo si Christ, then you are serving God. Kasi you follow His commandment. No, sinusunod mo yung kanyang utos. Sharing Christ and making disciples. So, hindi naman nagtatapos dun sa, ikaw, kailangan tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior. No, hindi dun natatapos, kundi dapat siya ay maging follower ni Christ. You make him a disciple or a follower of Jesus Christ. Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Anong sabi niya? Therefore, go and, ano daw? Make disciples. So simple, di ba? Sino kinakausap? Sino sinasabihan? Of course, tayo, mga believers, mga mananampalataya. Make disciples in all the nations. Sabi niya, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And then, verse 20, tuloy natin ang basa. Verse 20, and then, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, that I am with you always, even to the end of the world. That's the promise. Diba? So as we make disciples, as we teach them to follow Jesus Christ, sabi niya, I am with you always. At nauna siya. Okay. So, yun yung mga paraan, mga kapatid, in which we can serve God. Walang parang kahalong misteryo yung paglilingkod sa Panginoon. Napaka simple, napaka practical. No? Kaya hindi pwedeng magdahilan ang isang mananampalataya at sasabihin niya na wala kasi akong gifting eh. Hindi ako tinawag para maglingkod sa Diyos. No. Lahat tayo bilang mananampalataya tinawag para maglingkod sa Diyos. Amen ba yun? So pagkasabi natin sa katabi natin, tinawag ka para maglingkod sa Diyos. Inglesin mo, you are saved to serve. Sabi mo sa kanya, you are saved to serve. Yeah. Or else, yung salvation natin magiging la-wenta. Walang sense of fulfillment, walang sense of joy. So, in conclusion, mga kapatid, ang conclusion po natin, nauna na siya, napindot kanina. Okay. Masahin nga po natin. Ready? Go. Only a life lived in the service of the King is a life worth living. No? Ang isa daw buhay na sinasapamuhay mo na may paglilingkod sa hari, yun yung isang buhay na karapat dapat isapamuhay. No? Only a life lived in the service of the King is a life worth living. So life becomes worth living when you are serving the King. Okay? Amen ba yun? O, pagkasabi ngayon sa katabi natin, pakitapik siya. Ano pang ginagawa natin? Pulos tayo, pakinig ng pakinig. Naimpatsyo na tayo. Na, pakinig na lang tayo ng pakinig every Sunday. Makakasawa na nga minsan mukha ni Pastor, pinapakinggan natin. Lingkod naman tayo. Amen? Amen ba yun? So, let's serve with gladness. Merong joy no, dun sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, tayong lahat ay tumayo. So let this be a challenge to all of us, mga kapatid. Hindi na po tayo mga bagong Kristiyano. Tayo ay mga matagal ng mga Kristiyano. At minsan parang nanghihinawa tayo, parang tayo ay nagsasawa.
Because it's because yung mga dati nating ginagawa nung tayo ay mga bagong Kristiyano na we are on fire dun sa service sa Lord, and then we find time to share our faith. Ngayon, hindi na natin ginagawa yan eh. So madalas tayo ay nagiging abala dun sa ibang mga bagay. Just go back. No, let's go back to the basic na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. And then again, mararanasan natin, mararamdaman natin no, yung kagalakang nagbumula sa Panginoon na hatid ng ating paglilingkod sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po at we accept the challenge, Lord, na binibigay po ninyo sa amin na kami ay maglingkod sa inyo, na ilaan po namin yung aming mga buhay. Hindi lamang dun sa aming mga sariling kapakanan, hindi lamang ang iisipin namin, O God, yung mga bagay patungkol sa aming mga sarili, kundi, Lord, maging priority po namin na ilagay dun sa top list po namin yung paghahanap ng oras at ng panahon para makapaglingkod po kami sa inyo. Salamat po. Binigyan po ninyo kami ng mga giftings. Meron po kaming mga spiritual gift. Meron kaming mga natural born talents and skills, Lord God, na magagamit po namin sa paglilingkod sa iyo. Kinakailangan lang ay talagang maglaan kami ng oras, Lord, na i-offer sa inyo itong mga gifts na to at hanap kami ng mga tao na pwede po naming paglingkuran at sasabihin namin na as we do that, Lord God, ay kayo po ang siyang aming pinaglilingkuran. At pinaka-importante din, Panginoon, na yung paglilingkod namin sa isa't isa, dun sa mga kapamilya po namin sa iglesia, sa pamilya ng Diyos, Lord, yung prinsipyo ng pagmamahalan at paglilingkuran, yung pag-practice po namin ng mga one another commands na sinasabi sa inyong salita. And then, yung pag-share po namin ng aming faith at yung effort, yung intention na ibahagi yung aming pananampalataya at tulungan yung mga tao na kumilala sa inyo na lumago sa kanilang pananampalataya at doon sa kanilang pakikipagrelasyon sa inyo. Lord, salamat po na ito ay isang oportunidad at isang pribilehiyo na ibinigay po ninyo sa amin bilang mga anak ng Diyos. Salamat po doon sa joy of salvation at salamat po doon sa joy in serving you, O God. Sa inyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.